Yo, gusto ko lang sabihin na hindi mo responsibilidad na ipaintindi ng ipaintindi ang sarili mo sa iba. Simple lang kasi mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa kanila. Minsan, mas pinipili na lang natin manahimik kaya tuloy tingin ng ibang tao sa atin masama kasi nga walang imik. Pero alam nyo, okay na din to kasi hindi man nila alam yung totoong ikaw. At least, kilala mo ang sarili mo at di mo na kailangan patunayan pa yun sa ibang mga tao. Minsan, komportable na tayong tahimik lang kasi kapag nagbibigay na tayo ng sarili nating opinion, baka di din nila maintindihan na baka argumento lang din ang kahihinatnan. Hindi mo masabi o maisigaw ang nararamdaman mo kasi nga takot ka na baka musgahan ka ng ibang tao. Kaya minsan, pinipili mong manahimik na lang. Kasi palaging nandyan yung mga taong takot masapawan na kapag nagbigay ka na ng opinion mo, kukontrahin din ang mga pabidang yan. Kaya tuloy, lagi kang talo sa pagtatalo kasi mga isip nila ay sarado na kahit anong paliwanag at pagpapaintindi mo, di din nila maiintindihan. Wala eh, ganun talaga. Kaya nga, ang lagi mo nalang samite, oo na, sige na, ako na yung mali, ako na yung talo, panalo ka na, oo na, ako na. Ay nako. Pero minsan, hindi mo naman kailangan magkwento eh. Kasi may mga problemang kailangan ng sikreto lang talaga. May mga problemang sarili mo lang para safe ka. Basta ang hirap magpaliwanag sa mga taong sarado ang isipan. Kaya huwag kayong magtataka na isang araw, yung dating maingay at makulit na tao, naging cold, masungit at tahimik. Dahil na din siguro sa pinaparamdam sa amin ng mundo. O baka may tatahol na naman dyan na pa-mysterious guy Eka. Eh, awa. Dapat ko pa pang ipaliwanag kung di nyo din naman maiintindihan. O siya, sige, paliwanag na natin. Yung mga taong tahimik, di sila yung mga taong pa-cool o pa-mysterious, kundi kami yung mga taong pinipiling alagaan ng peace of mind. Gets mo? Hindi pa rin? O sige, pagod na ako magpaliwanag, search mo na lang.